bakit pinatatakutan ng marami ang numero 13, lalo pat ito ay tumapat sa araw ng Biyernes. Lalo pat sa araw na ito ay ang numero 13 ay tumapat mismo ngayong Biyernes, December 13, 2019. Sinasabing maraming kamalasan ang magaganap na aksidente o trahedya at hindi ka papalarin sa araw na ito. Maraming mga negosyante ang pinagpapaliban ang kanilang mga transaksyon dahil malas para sa kanila ito. Bakit nga ba malas ang araw na ito at maraming natatakot o iniiwasan ito? Sinasabi kasi, pag sa araw ng Biyernes, mas malakas ang kapangyarihan ng mga masasamang espiritu. At ang numerong 13 kasi ay tinatawag na odd numbers, ibig sabihin ito ay walang kapareha. Kaya't ito'y naghahanap ng kanyang magiging kapares sa hindi magandang paraan. At lalo pa itong kakilakilabot dahil sa mga napapanood natin sa telebisyon o mga palabas na kasama pa si kamatayan. Kaya't marami talagang nangingilabot o natatakot kapag nakatapat ang 13 sa araw ng Biyernes o tinatawag nilang Friday the 13th. Kaya't kung napapansin nyo na karamihan sa mga building o gusali ay walang 13th floor dahil ito ay bad luck o kamalasan sa taong nakatira o nakarenta sa floor na ito. Particular na sa bansang China, iniiwasan nila ang numero ito sa katunayan sa kanilang mga ospital ay walang room number 13. Maging sa kanilang mga airline terminals ay wala rin numerong 13 o gate number 13. At ganun din sa kanilang mga Chinese astrology, meron lamang silang 12 zodiac signs. At hanggang 12 buwan lamang din sa isang taon at hindi 13. Naaalala ko pa noong mga nakaraang buwan ay yung araw na ito ay tumapat sa Biyernes. Ay may bagyo noon at napakalakas ng ulan. Natumba ang pader ng aming bahay dahil siguro sa walang tigil na ulan at lumambot ang lupa. Kaya't napailing na lang ako noon sapagkat sa isip ko ay gastos na naman. Kaya't masasabi ko tuloy na malas talaga ang Friday the 13th. At may ilang tao naman ang hindi naniniwala ukol rito. Nasa kapila ng kamalasang hatid ng numerong ito, sila ay nakalasap ng swerte. Ang iba pa nga ay nagtagumpay sa kanilang mga negosyo. Siguro nga kaya ay nasabing malas ang numerong ito dahil sa mga insidenteng nakaugnay rito at dahil na rin sa mga bata pa tayo ay ito na ang ating mga nakamulatan na riyan pa ang mga palabas sa telebisyon o mga pelikula na mas lalo pang nakatatak sa ating mga isipan ang takot o pangamba sa Friday the 13th na ito. Ito nga kaya ay sa ating paniniwala lang na kung tutuusin, marami din namang kamalasan o nagaganap sa ibang araw o petsa at hindi lamang sa Friday the 13th na ito. Ito lang ba ay dahil sa ating mga imahinasyon lamang at wala naman talagang katuturan? Kaya ano sa tingin nyo? Kung meron kayong mga mamapait o nakakatakot na karanasan sa araw na ito, ay pakishare lamang po sa comment section sa baba. So nasa inyo na kung inyong papansinin o iisnabin ang video na to. Basta tandaan po natin na sa oras na tayo'y natatakot o nangangamba, huwag po natin kalimutan na tumawag lamang sa Diyos Ama dahil siya pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. And syempre bago po tayo magpaalam, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyo dahil sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa aking channel. Dahil 105,000 subscribers na po tayo. And also please don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell kung gusto nyo laging updated. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!